So, good day YouTube. So, today papakita ko sa inyo paano pagtatanggal ng seat belt. So, ito ay naglock yung seat belt ko. So, itatry ko siyang ayusin. Tatanggalin ko muna. Then, papakita ko sa inyo kung paano yung pagtatanggal. Then, itatry kong i-repair siya. So, ito po yung paraan ng pagtatanggal. So, unang-una is tatanggalin nyo yung backseat. So, ayan, tanggalin yung backseat. So, kailangan lang po ay... So, panoodin nyo na lang po yung isang video ko on how to remove yung backseat. So, ito ay... Ang papakita ko po sa inyo dito is yung sa seatbelt na. So, ano yung mga affected. So, tatanggalin po natin to. Itong mga shroud na to. Sidings na yan. Then, after po matanggal yan, ito naman po ang tatanggalin natin isang ito. So, meron po tayong tatanggalin dito na mga parang lock, mga fasteners. So, yun po. Simulan na natin to. So, una po natin gagawin is tatanggalin natin siya dito. Higitin mo siya dito. Then, utay-utayin mo lang dahan-dahan lang. Kasi medyo malapad yung tatanggalin mo. So, yun. So, dito po sa bandang lalim, so higitin mo lang siya. Yun. Okay na, tanggal na siya. So, yan po. Tanggal ko na yung kabilang side. Then, ganun din po yung gagawin natin doon sa kabila. Wait lang po, papakita ko sa inyo sa camera. So, medyo mahirap lang dito sa loob ng sasakyan. So, yan po. Dito lang po yung higitin. Dahan-dahan lang. So ngayon, tatanggalin ko to. So, kabila, tanggalin ko na. So, hinigitin mo lang siya. Yun, malsik. Yun ang problema ko. Maghahanap ako ngayon ito. So, yun, ganun lang siya. Tumatalsik. So, hanapin ko na lang mamaya. Sana hindi siya nasira. Yun lang yung problema. Baka nasira siya. Sana hindi nasira. So, yun. Umiiangat mo na to. So, para sa pagtatanggal nito, so hindi ko alam, pero kung ito ay dahil sa naglock nga siya ng ganito, na kanina at mababa to, so hinigit na niya ng hinigit. So, ngayon, medyo mahirap siyang tanggalin. So, parang sa naalala ko dati ay hindi naman ganito kahirap. So, ngayon, ang diskarte na lang na gagawin ko is, ito naman kasi natatanggal to. So, iuusod ko na siya para mailusot ko siya lahat, buong to. Papasok sa ilalim. Then, iaangat ko na lang to during para sa pagkakalas. So, ganito siyang gagawin natin dyan sa kanya. So, tanggalin natin yung pinakang shroud niya. Yun. Dahan-dahan lang, baka maputol. So, lulusot na siya ngayon dito. So, unahin natin muna itong isa. Yun. So, lulusot na siya. Then, ito, lulusot na din natin siya. So, yun. Nakaangat na siya ngayon. Hindi ko lang maalala kung ito ay tinanggal ko dati ng buo. Pero sa naalala ko, natanggal ko ito ng buo. Siguro nando sa ilalim sa kabilang side. May tornilyo pa doon sa trunk. So, ngayon, itatry ko na lang siyang kalasin dito. So, ito na may naka-nut lang, naka-bolt lang siya. Then, after nun, matatanggal ko na siya. So, ayun, tinek ko yung likod, yung trunk sa loob. So, may snap nga pala siya dun. Yung tinanggal dito kanina. So, yan, kalas na siya. Pinula ko lang. Then, yan, higitin mo lang siya. So, may dalawa siyang snap. Tanggal na. Then, i-ano ko na lang siya. I-disconnect yung, mayroon tayo dito i-disconnect na wire. Yun. So, yun. Tanggal na. Pwede natin itong ilabas. So next ay i-kalasin na natin itong
seat belt na kung ano size niya. So to continue, so nagpalit ako ng 14. Alam ko kasi 15, 14 pala. Seatbelt, nakalas ko na. So, kakalasin ko na lang yung kabila. So, ganun lang po yung paraan ng pag-alas ng seatbelt. So, so itatry ko siyang i-repair. So, see you on the next video. So, hindi ko na masyadong papakita yung kabila kasi ganun din lang naman gagawin yun sa kabila. Ano pa? So, please do share, like, and subscribe. And also, do please do comment below. Thank you po. And also, paki-support po yung channel ko. Thank you.